Good morning! Welcome to Cagayan de Oro City, kung saan ako lumaki, the city of golden friendship. I'm so excited! Heto na, first time kong itry ang paragliding. Pero oops, teka lang. Alright, I am so excited today because we are going to paraglide for the very first time. Well, it's my first time and it's going to be here in Sidio. Nung nalaman ko na may mahaba akong bakasyon for Holy Week, kasi sigurado kong matatry ko ang first paragliding dito sa Cagayan de Oro. At syempre kasama ko ang aking family. Hindi siya ganun kalayo. Actually, from the city, mga 15 minutes ang travel. And this is Amaya. Maraming pwedeng gawin dito. May malaki silang pool for swimming. At meron pang helicopter wall climbing na mukhang hindi ko na matatry. At eto na nga kami. Diretso kami sa reception area. And of course, they have their own shuttle. Pero medyo natakot ako sa pathway nila to the reception area. Good morning! Good morning! Hi! Wow, dito yung staff. At may tita, tita Eva, is managing this. Hey, ano yan? Okay, waiver. At eto na ang waiver. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Kaya hindi ko na pinatagal pa. I have to do it. At syempre, vlog muna. O mga kuya, wait na. Okay, here we go. Ang sarap ng feeling. Para akong human drone. Pero sa totoo lang guys, ang dami ko nang na-imagine na nakakatakot habang nasa taas ko. At syempre, tanaw na tanaw ko ang kabuuan ng Amaya. And you have the highest view of Cagayan de Oro City. And after 10 minutes, magla-landing na kami dito sa bilog na itong spot na to. So, hindi namin na-hit yung circle. Okay lang, as long as we landed safely. At dahil naubos ang lakas ko doon, kailangan kong kumain kasama ko family ko. Ang sarap ng food nila. Thank you so much, Amaya, for making us feel special. And nag-decide na rin kami na dito na magstay kasi meron silang mga maliliit na villas. Para siyang maliliit na tunnel na air condition, may kama, may CR. Sakto lang, para kang nag-glamping, kumbaga. Simple lang, but with a priceless view. Lalo na pag golden hour. Tulad nito. At iba rin ang energy na binibigay sa'yo sa umaga. Yung tuloy, naka-yoga kami. At sa taas ng aming mga villas ay matatagpuan ang majestic na Noah's Ark. Siyempre, patterned siya after the story in the Bible. At nakakamangha dahil parang ang kasama sa story ni Noah. Nagkaroon ako ng konting feel sa panahong yun.
saktong-sakto sa Holy Week kami pumunta. Pag-akyat mo, sasalubong sa'yo si Noah. Kasama ang kanyang mga animals. Kasi gusto ko makapag picture kay Noah, sir. At ang kanyang mga life-size animal statues ay maganda pagkagawa. Parang totoo. At eto na, pumasok na kami sa loob. It's like 7 in the morning. At sinalubong kami ng lion. Ina's favorite. And rabbits. Ang favorite ni Ina. You wanna hold it? Actually, yun talaga yung gusto niya makita. And gusto niyang hawakan so ang rabbit. See? Stand there. Yeah, just put... Done? That's it? Hold it! Hold it! I mean... Like that. Yeah. So fluffy. Okay na siya. Thank you. At sa labas naman, aside sa mga statues na animals, makikita mo rin ang totoong animals. You scent of the farm. Yeah, it's very... What? I knew it! What? Tama nga sila. Authentic ang scent ng farm. They have the civets. And it's moving. There you go. Yikes, an alligator. At sino bang mag-aakalang dito sa Cagayan de Oro ay may tiger na matatagpuan? Kaya nakakamangha na makita mga ito, lalo na to. What's having breakfast? Hey, you cute heart. Llama, llama. Forgot the name. Llama. They did that because they won't spit on your face. Oh, the sheep. The sheep. Uy. Oh, McDonald had a farm. Yeah. And that's it, guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and sana nakabisita kayo dito sa Cagayan. Hey there, zebras. See you soon. God bless. Bye.